Okay, so today is the moment. The moment na ngayon po kami manonood ng The Phantom of the Opera sa Dubai Opera. Dapat last week pa, kaso nga lang wala kaming pera. Ngayon meron kaming pera, courtesy of Ate Glenn. So, kami po ay nag-medyos na ako. At syempre, nagsukot ako ng polo para presentable sa Phantom of the Opera. At kakanta ko ng think of me fondly when you say goodbye. Ayun, kinantahan ko ang turtle ko na boring siya. At yung hamster ko, tinulugan ako. Ang maingay lang po ay yung si Cuckoo. Ayan, sige. Okay, so ito, sinundo ko po si Ate Glenn sa kanyang trabaho dahil kami po ay manonood ng Phantom of the Opera. At ayun nga, sabi ko nga sa kanya, that's all I ask of you. Ayun, so maganda pa mga kapaligiran natin ngayon. Ang show pa naman is 8 p.m. gate close, kaya dapat by 7 o'clock nandun na kami. Tapos bibili na lang kami ng pagkain kasi mahal ang pagkain sa sa theater doon mismo sa venue, mahal. Kaya yun. So yun nga, yung ticket po namin is nagkakahalagang 270. Ayun na yun. Pag weekdays, pag weekends, 300. Kaya sabi ko, pag weekdays na lang tayo para mas medyo mura. At less pa yung tao. Kaya yun. Waiting lang. Okay, so nandito po kami sa Dubai Opera. Mapapanood po namin ang Phantom of the Opera. So itong Phantom of the Opera, quick story. Tungkol ito sa isang multo sa opera house na kontrolado ang buong opera house. Ito kasi nung bata ako, napanood ko lang siya sa parang isang special sa ABS-CBN. Pero ano lang, yung part lang nung yung kanta lang. Yung say you, yun lang ang yun. Tapos nung bata akong pangarap ko talaga makapanood nito. Pangarap na pangarap ko. Kaya ito, ayun nga talaga lesson sa buhay ha. Huwag kayo mawala ng pag-asa. Darating din ang pagkakataon na mangyayari din. Ngayon, ayun na, may ticket na kami ng Phantom of the Opera ni Ate Glenn. Pero si Ate Glenn parang hindi pa siya masyadong convinced. So far, ang napanood pa lang niya is sa Hamilton. Kaya yun, ito magbabago ng kanyang... Ito na, pangalawa na to. Tingnan natin yung production kasi sa... Nakita ko doon sa Facebook, maganda yung production. So far, para sa akin, sa top 1 pa rin talaga is Les Miserables na napanood ko. Sana, ang ganda talaga kasi. Kasi gusto din ni Ron yun. Ayun, kaya yun, Les Miserables talaga para sa akin. Ngayon, dito kasi sa Dubai, hindi pwedeng palabas sa Miss Saigon. Kasi ang daming mga kaseksihan dun. Kaya yun, papasok na po kami ngayon. Kaya, ayan, stay put lang po tayo. Bye! Okay, so nandito na po kami sa Phantom. Ay, meron pa mga memorabilia. Asan? Ito. Okay, yun nga ulit. Dito po kami ulit. At the top. Nandito po kami ngayon. Nasa loob na po kami ngayon. Theater. Yun na. Every stage. So, pang-apat na po nating panood dito sa Dubai Opera. First, yung West Side, Les Miserables, West Side Story, Mamma Mia, and Lea Salonga. Yun. Ito first time ni Ate Glenn. Pero maganda siya. First kakaiba time. Siya dun sa Etihad Arena. Ayun. Ito talaga parang sa opera talaga kasi yung mga nakabitin. So yun nga. Ngayon kami po ngayon ay magmamayaman. Kasi yung mga kasama namin mayayaman sila dito. Ayan, kaya magmamayaman po tayo ngayon. Ayun. Kaya yun nga, sabi nga ni Ate Glenn, first time niya and it's an honor, kaya siya ay first honor. Joke na lang. Ayun. Last mo na yun.
Okay, so ngayon napansin namin ano kami, underdressed ka. Ang babungga ng mga damit mga nandito, may alam mo awards night. Eh. Kaya parang para mag-a-announce yung ano, yung performer, ang best dress ko ngayong gabi ito. Grabe ang yung isa kanina nakapara eh, si Elsa, ang ganda ng damit, tapos si isa may ano, ang ganda ng mga damit. Parang ano, kami yung pulubi din. Kaya yun. So tapos na po yung ano, yung first act. Ayun, ano pa rin talaga, lagi akong naiiyak sa kantang yung ano, yung yun, yung think of meeting. Ewan ko ba't naiiyak ako sa kantang yun. So yun nga, ang ganda ng ano, ng stage. Yung talagang mapipil mo yung ano, yung every scene. Kasi every scene, iba-iba yung ano, yung ano ng stage, yung galing. So, kada ikot-ikot niya, may ibang itsura na naman. Buti na lang, nagpanood kayo movie. Hindi, nakapanganan ako. At nakakaiyak yung mga kanta nila. Kaya ayun. At least na ano, na-associate yung movie, buti na lang. Ayun. At nakakalimutan ko ang stage play siya. Pag naalala ko yung movie. Ayun, pero yun nga. Dito kami muna, social-socialan muna kami. Ang daming, ang gaganda ng mga suot nila dito. Kami, ito. Casual lang. Kami po ay normal na tao lang. Pero yun nga, titignan muna natin kung magkano ang mga presyo ng pagkain. Ng pagkain, Asahi. Asahi. Akala mo electric pa yung asahi. Yung pala meron pa ng beer. At meron kami hunters. Alam mo ba kung magkano to? Ito ay 55. Ang 15, lahat po ay 125. Ayan na po. Siyempre, social kami. Wala kami pakialam at hindi nyo kami mapipigilan. Ayan. Tapos wala na kami pwesto. Wala. Para kami mga rejects. Andito kami sa dugo. Kami po yung mga rejects sa ano. Dito po kami sa dulo, you know, mawala ng tao. Dito sa 10 minutes na kayo. Kayo na lang. Okay, so bike na po kami for the second act ni Ate Giz. And ang bilis. Nilagok namin doon. Ang lamig-lamig. Doon ba kasi? Ba't kasi bawal sa loob? Ayan, nabababa na kami. So, nakaupo na po kami. Yun. Pero kompleto na yung mga katabi namin. Kasi kanina, may po may manood dito, sabi niya, letter J. Sabi niya, oh yes, 8 and 9. Ah, sa 21 pa ako. Alayo na nilakad niya. Nakapagmaganda pa naman yung kasuotan. Pero kanina yung isang babaeng yung naka-pink na ang haba ng heels niya. Isa lang na sabi ko, good luck sa'yo sa pagbabagsag dyan. Ang kipot ang dyan. Kaya nga yung iba pa side view. Masa yung mababa. Yung isang babae, ganda, ang haba-haba pa naman ng ano niya. Ng palda niya. Hirap na hirap siya bumaba. Kaya yun. So, ito na nga, acto na po tayo. Kaya na bumagsak siya sa chandelier. Galing. Kaya yun. Ayun. Tignan natin yung mga manasak. Grabe yun. A full house! We have to refund the full house! Tunayan namin, pagpag mga Russian ang sisiksi. Ayun kanina sa labas, kanina nagpa-picture kami. May dalawang Pinoy dun. Nagpa-picture sila, yung picture-picture. Ayun, parang sila lang dalawang, sila lang yung Pinoy na nakita namin. Mostly po sa mga Russian tsaka ano, tsaka mga puti na dito. Kaya minsan lang sa buhay mo maging mayaman ka. Yun. Uy, grabe ko. Yaman-yamanan tayo. Sabi nga ni ate kanina nung binili namin ng beer, sabi niya, gusto namin manood ka sa umahalang ticket. Kaya sabi ko, may bakante pang isa dito. Kaya tatawagin namin siya. Manood muna siya. Thank you.
lumuluha nito. Ayun, so ayun nga, natapos na namin. Ngayon aakit na kami sa matarik na hagdanan. So ayun na, natapos po namin ang Phantom of the Op. Ano ang iyong insight? Ano, tawa nito, maganda siya. Buti na lang nga, sabi ko kanina, napanood ko yung movie. Although yung last part kasi, hindi ko alam yung ending. Pero ang ganda, nakakaiyak, lalo yung last part. Nakakaiyak siya. Pero sobrang galing nila, as in, yung kontrolado, pati yung voice, yung lakas, yung taas. Ay, dito nga muna tayo, ang dami nang sumasabay. Ayan, controlled lahat, ang galing nila, ang galing yung... Lalo na yung pagdating sa mataas, tapos biglang magiging soft. Oo. Tsaka so, hindi sila yung sinasabi, yung birit na ano. Kaya lang. Ang maano, yung lalo na yung nag-duet sila, tsaka yung tatlo silang kumakanta na sabay-sabay, hindi masakit sa tenga. Ang galing ng ano. Pero nakakaiyak. Alam mo, iba talaga na pag-theater, tapos may story. No. Ibig sabihin, napoportray nila yung story mismo dun sa kanta. And at the same time, yung emotions mararamdaman mo, kahit kumakanta sila or nagsasalita lang na merong ano, may sound. Galing. Ayun. So, ang naiyak ako nung sinabi ni Christine Daye, yung my, the tears that I shed for your cruel fate now turns cold and turns into a tears of hate. Yun. Kaya yung parang ano, yung minsan, yung akala mo awa mo, tapos pag alam mo ginamit ka, ay, hula ka, alam mo ginamit ka, yung awa mo magiging galit, pero at the end of the day, sino ka para maging ano, yung kumbaga judgmental, kasi at the end of the day lahat tayo nagkakamali, tapos everybody has the chance to redeem themselves. Yun lang, pwede kang mag-change. Ang galing, sobra. So ito ay hanggang 10 pa. So if you wanted to watch, book your tickets na. Dubai Opera, nasa website yan. Mura lang yung ticket, actually. 100 plus. At gusto namin ingitin si Francis. At ayun, huwag kayong magbibideo habang may nag-ano kasi ililaser nila yung cellphone nyo. May nag-laser dun eh. Kaya yun. Magaling. Ayun. Okay. Maglalakad muna kami habang kami ay lumuluha. Worth it. So yan, kasi yun. Eyes, you're safe. No one will find you. Your fears are far behind you. All I want is freedom. Ano po? Nakakalungkot. Sabi ko ba, may basa-basa mga hoodie. Pagkakita namin, wala siya nagtitinda. Wala na siya. Wala na po yung nagtitinda. Hindi ba na nagpaalam sa amin? Kaya na, uwi na po kami. Wala na nagtitinda. Nga yung pinaka-meaning ng ending, yung ending kasi parang inano niya na pinakita doon sa ano na nang dahil kay Christine Daye hindi naging lonely si Phantom. Dahil doon kaya pinalaya na niya. At saka na-realize niya na hindi niya pwede kasing hawakan. I mean, hindi mo pwede kasing pilitin yung pagmamahal. Ayoko. At saka salbahe siya. Kaya pag kayo salbahe kayo. Yan. Iiwan kayo sa ere, salbahe. Oo, diba? Pina-realize sa kanya ni Christine na hindi mo pwedeng pilitin ang love. Oh, kaya yun. Tapos, may kakilala kami na iniwan ng jowa. So, yun na. Ayan na, patapos ang uwi na po kami. Ayan, panunod. Ayan na natin yung Dubai Opera. Hold me and to hide me.